Guys, welcome to my channel. Today, pumunta tayo dito sa Atoy 4x4, dito sa May E. Rodriguez, para tumingin itong mud flaps. It's already rainy season, so I need to install itong mud flaps para maprotektahan yung body at saka mas madali ding linisin para hindi kumapit yung dumi. So, tingnan natin kung ano yung pwedeng ikabit. Dito nga pala sa Atoy, nag-o-offer sila ng services to upgrade your cars. They also sell branded wheels and tires, as well as yung mga suspension upgrades, gaya ng Tain, Top Dog, etc. So halika, let's check it. Let's see what's inside the shop. Ang napansin ko dito, marami siyang stock na Tain na shocks at saka yung mga mag wheels for sale. Ito yung type ko na mags, itong TE37. Ito yung very light, kaya ang ganda nito kung ito mabibili nyo. Kaya lang medyo price ito. Usong-uso na ngayon ang mag-upgrade ng mga suspension, usually sa mga SUV, mga pickup trucks, at mostly mga 4x4. So look how busy the shop is. Marami siyang mga ginagawa dito. So mga suspension upgrades, as well as wheels and tires. So kung may balak kayong mag-upgrade, punta kayo dito. By the way, ang gusto kong i-share sa inyo is papaano magkabit ng mudguard o yung tinatawag na mud flaps. So marami kasing klase yan eh. So ang ikakabit natin yung rally armor. Bakit ko kailangan magkabit ng mud flaps? Kasi tag-ulan na. So, yung setup ko kasi, medyo malapad yung gulong. Meron akong plus one na offset yung aking mugs. So, pagka maulan, yung putik, tumatalsik, madaling magdumi yung body. So, I try to reduce that, that dirt. At the same time, para maprotektahan ko rin yung body. Kasi pagka umiikot yung gulong, wala nung mud flaps, merong maliliit na bato na pwedeng tumama dun sa body. So, pwedeng magasgas yung body. So, sayang naman. So, halika, pakita ko sa inyo kung paano i-install ito. I thought nung una, kaya kong install mag-isa, pero hindi pala, kailangan meron kang katulong. Plus, maganda na rin yung marunong magkabit para hindi siya magtabingi. Ang pagkabit pala nito, meron ka dapat sinusundan na pattern para mas maganda yung pagkakakabit. So, ang unang procedure, you need to get a carton to make a pattern, no? So, ito yung kakabit ko na, no, na mudguard. Tinitrace niya ngayon yung mudguard doon sa carton para yun ang parang pattern mo, yun ang ikakabit mo muna. Yun ang unang mong bubutasan and then para masundan. So, yan, kinakat na niya para doon sa exact shape ng mudguard na ikakabit natin. Itong napili ko na mudguard, yung rally armor, ito yung manipis, is made from a polyurethane material. Kasi yung ibang mudguard, di ba, minsan gagawa sa rubber, yung iba plastic. So, pag nagtatagal yun at nainitan, naarawan, pwedeng lumutong, madaling masira. Ito yung rally armor brand. So, naka-indicate yan kung alin yung sa left, alin yung sa right. Tapos, doon sa bandang baba, meron siyang nakalagay na pangalan, yung yan, Rally Armor. Yung iba, white ang lettering, yung iba naman is red. But I chose the black one kasi gusto ko yung subtle lang. After makat yung pattern, magkakaroon ng trial mounting. So, makikita mo dito kung ano yung gusto mo, medyo nakalabas ba o medyo nakapasok. And then, you will also measure the distance from the road and the mounting position. You can see he's measuring the distance from the stepboard. And then, somebody is helping him, no? To check kung naka-vertical align. Halimbawa, yan, you choose that position. Then, ididiin niya ngayon doon kasi meron diyang nut doon sa position na yon. Para yun ang magiging position ng hole na i-drill mo.
Dito sa front, you need mga dalawang butas. So, pag na-drill mo na yan, yan ngayon ang imamount mo doon sa... Ito, unahin natin yung left side, no? But before that, tatanggalin mo muna yung dalawang tornilyo doon. Yun din kasi ang gagamitin mo para ikabit yung mud guard. So, yan. Ituturnilyo mo siya, ipoposition mo siya para kung ano yung gusto mo. And sinukatan natin kanina yan. Medyo maluwag din ng konti yung hole para you can adjust kasi pwede mo namang sikipan yung tornilyo. So ayan, pag naka-install, makikita mo kung anong itsura. At pagkatapos niyan, tatanggalin mo na kasi meron ng, ano, meron ng butas na exact dun sa exact position na gusto mo. Yung pattern na ngayon na yan ang gagamitin mo para madrill mo na yung actual na ikakabit mo. So, ready na tayong mag-drill. Ipapato mo ngayon doon sa mud guard na ikakabit mo. Since meron na namang pattern ng butas, i-drill mo na lang siya. So, sigurado, eksakto yan. Pagka binutasan mo, yun, pwede mo na siyang maikabit uli. So, ganito pala yun. Hindi pala diretso magbubutas ka doon sa mud guard. Kailangan meron talagang pattern. So, yan, kinakabit na niya. Since meron ng pattern, so siguradong tama na yung kakabit mo na mud guard. Nasa right position na siya. So ang next step naman is i-check mo kung sumasayad kasi katulad nitong sa akin, malapad yung gulong ko. So maliit na lang yung clearance. So dito, kailangan nilang maglagay ng isa pang screw para hindi sumayad yung gulong ko. Ang kagandahan ng mud flap na ito kasi manipis siya. So may flexibility talaga na may kakabit mo siya. Parang universal siya. Otherwise, kung makapal siya, sigurado sasabit ito. Kung ang gulong mo is size 20 na katulad ko. Pero kung stuck ang gulong mo, malaki pa yung distance eh. So hindi mo na kailangan ng ano, masyadong hilahin para hindi sumabit. Yung additional screw, magpe-penetrate dun sa plastic na fender. So, okay lang kasi plastic naman. Kasi kung sa metal yon hindi ko siya ipakakabit. Kasi baka kalawangin eh. Since plastic naman yung pagkakabitan, yan o. Ni screwdriver lang niya yung screw eh para magkaroon ng, ano, ng hold dun sa bandang area na yon. Medyo hila ng konti para hindi sumapit yung gulong. So, all in all, may apat na screw para ma-hold yung ano, itong mud guard na ito. So, check natin kung sasayad. So, we will turn left and then we will turn right. So, dito, makita mo, napakaliit na rin yung clearance. But, okay lang, hindi naman siya sasayad. Pero, ang liit na nung clearance. Because yung aking setup ng aking gulong. So, yan, nakakabit na yung sa left. So, it looks good, no? So, next naman, ikakabit natin yung sa right. Pagdating dito sa right, medyo magkaiba yung clearance, eh. So, kailangan gawa nila ng paraan para hindi sumabit. So, meron siyang hinila ng konti patalikod, tinalian ng cable tie, para pag kinabit mo yung mud guard, hindi siya sasabit. So, same procedure din dun sa left. Naggawa rin tayo ng pattern, sinundan, para dito naman sa right side, and then nilagyan din ng screw. Then, dito, medyo itinulak din pakaliwa nga yung ano, yung sa loob para hindi sumabit pagka full turn. Tapos dinagdagan din ng additional screw para to put it in place. And yan, tinesting uli natin. So wala nang sabit. Pero napakaliit na rin talaga nung clearance. So okay na yung sa dalawang harap. Ang sunod natin dito sa likod. Sa ngayon ang setup ko kasi wala akong mud guard. Mas gusto ko yung walang mud guard, especially pagka ganitong summer. Hindi naman ano eh. Pero, since tag-ulan nga, so kailangan nating lagyan. So, kagandahan ito, pwede ko siyang tanggalin uli kung summer time, kung ayaw ko na. So, at the same time, ganun din, same procedure, gumawa rin siya ng pattern, kinabit, tinest kung okay. So, kailangan ka talaga may katulong ka na magkakabit. May isang tagasipat kung tama, kung naka-vertical ba siya o hindi. So, same procedure din na bubutasan, tapos ikakabit. Dito sa likod, mas simple kasi malaki yung clearance. Eh. So, hindi mo na kailangan na
hatakin pa palikod, alike doon sa harap. So dito, naka-vertical na siya. So all you need is yung gamitin yung existing na screw, yung nakabit doon sa original na mudguard, yun din ang kakabit mo. So hindi ka na magbubutas doon sa ano, no? Nakaabang na siya. As I said, mas madaling ikabit yung mud flap dito sa likod kasi malaki yung clearance doon sa gulong. Kasi hindi naman lumiliko yung gulong sa likod, hindi katulad nung sa harap. So yan, hinihigpitan na niya yung tornilyo. Tapos magdadagdag siya ng screw doon sa may bandang loob para hindi gumalaw. Kasi pagka malawag yan, parang magkakaroon ng iingay. So kailangan i-fix natin para maganda. So yan, nag-add siya ng additional na screw doon sa bandang likod. And then finally, yung sa left side naman ang ating kinabit. So repeating the same procedure, ganun din ang ating ginawa. So ayan, tapos na, naikabit na. Now ang ating naman titingnan yung final product. Yan o, yan ang clearance niya. So nakita nyo, manipis lang talaga yung mudguard na pinakabit ko. As I said, yung ang kagandahan niya, yung kanyang flexibility, manipis siya. So yan ang itsura niya sa likod. Halos sinakop niya yung gulong. So hopefully, makatulong ito to reduce yung dirt na accumulation doon sa body kapag tumatakbo ka, especially ngayong tag-ulan. Okay, we can take a look at different angles. So itong rally armor na mud flap nito is gawa nga pala sa polyurethane materials, no? So this means that they will provide yung optimal protection to your lower panels, saka doon sa rear bumper, saka doon sa mga lower doors, sa mga rock chips. Kasi yun ang iniiwasan natin, yung mga rock chips . So bagay ito sa mga mid-size SUVs at saka doon sa mga pickup trucks. It also enhances the look. Depende sa setup na ginawa mo. Kasi siyempre may binabagayan yan. Kasi kung manipis naman yung gulong mo tapos malapad yung iyong mudguard, parang masagwa naman tingnan. Ang isang naisip ko din dito is makakaroon siya ng kaunting drag siguro. Siyempre, merong resistance yung hangin, di ba? Unlike before na pre-flowing nung wala pa nung mudguard. Pero very minimal naman siguro yan. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakatulong din at magkaroon kayo ng idea kung paano magkabit nito. By the way, ang price niya nga pala ay $6,500 including installation. Marami ka ding mabibili din sa Shopee, mas mura, kaya lang hindi mo kilala yung seller, hindi mo rin makikita yung quality. At least ito yung brand niya is well-known, kaya maganda. Ang isang option ko sana yung Jaws mud flap, no? Pero masyadong rugged yung style niya, so hindi siya bagay sa setup ko. Kasi yung sa aking setup is more on the cleaner look. Okay, hanggang dito na lang. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!